Labas-labas din. Pare ko, kira. Igam-igam na po. Opo, hinahinay lang. Finally, freedom. 6,050, 6,100. Pili muna ako ng laptop na pinakamura online. Reason for selling? Decluttering, no issues, still new. Pay through e-wallet or bank transfer only. Full payment, take it or leave it. Stricto mo naman. Pero sige na nga. Kailangan ko na kasi ng laptop eh. Cash in. Paid po. Like sign. I smell something fishy. Mukhang may react for today's video. Bigat-bigat naman ang package na to. Kay Sir Marco po. Bigat, sir. Ay, ala. Ayan na yung laptop ko. Ayan na, get ready to unbox with me. Bato! 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 Uy, ano ba to? I knew it! Perang matagal na pinag-ipunan pero babay dahil sa bogus na online seller? Oh, ayaw no. Natin yan. Pusisiing maigi ang mga online shops na yung bibilhan. At baka ang inakala mong legit, scammer pala. Dahil ayon sa isang pag-aaral, Pilipinas ang may pinakamataas na tala ng online shopping scams sa buong Asia. Paano nga ba makakaiwas sa mga bogus na online seller? Ako po si Marco Romas and welcome to Facts Talk. Teka, nasan ba yung online seller na yun? Black? Oh no! Hindi ko na rin matawagan. Uy! Sir, teka, taga-deliver lang po ako. Wala po akong kinalaman dyan at hindi ko po kilala yung online seller na yan. Ano po bang nangyari? Ayan kuya, tingnan mo. Ay sir, confirmed. Nagoyo ka nga. Ganitong ganito po nangyari sa customer ko last month eh. Bakit nyo naman kasi hindi chinek ng maigi, sir? Bago po kayo nag-add to cart? Chinek ko pa nga yung reviews nun. 5-star pa nga yun eh. Eh sir, kahit po mga reviews ngayon, hindi na rin po mapagkakatiwalaan eh. Ang iba nga dyan sa kanila, bayad na. Eh paano ko ba malalaman kung legit ang isang online seller? Mga kapuso, based on DTI's website, ito ang signs na legit ang isang online seller. May office address o location, contact details at iba pang relevant information na pwede mong gamitin pang trace kung sakaling magkagipitan sa iyong online seller. Nagpo-provide sila ng secure payment options. Dapat ding i-check kung may return and refund policy sila. Eh kung wala, alams na. At kung nakikipagtransa ka naman sa isang individual, manghingi ng proof of identity kagaya ng mga sumusunod na valid government IDs. Kagaya nito. And take note, kapag nakikipagtransa ka sa isang online seller, i-verify ang totoong pagkakakilanlan ng kanilang negosyo. Pinaka-classic at pinaka-epektibong paraan pa rin ay ang manghingi ng kopya ng kanilang official receipt para malaman kung legit ang kanilang pinapatakbong negosyo. Isa rin sa mga paraan para malaman na legit ang isang online seller ay ang i-check ang mga reviews na nakapaloob sa kanilang mga produkto. Pero alam niyo bang pati reviews ngayon ay binabayaran na rin? Kaya mahalagang i-check ang mga timestamp, ang pagkakasulat o ang phrasing ng mga nasabing reviews at kung palaging positive at pare-pareho o nakaka-copy-paste lang sa iba't ibang users ang mga reviews, eh magduda ka na. At maiging maging sigurista, manghingi ng mga actual photos at videos ng iyong produktong bibilhin bago ito i-ship. At kung hindi ka sigurado sa kredibilidad ng nasabing online shop, mas maiging mag-COD o cash on delivery ka na lang. At isa sa pinaka-importante dahil marami rito ang nadadali, huwag mag-share ng inyong MPIN, OTP, password, usernames at iba pang login credentials dahil pwede silang magkaroon ng access sa iyong e-wallet at online bank at pwede nilang kunin ang perang nasa loob nito. Mas safe din na magbayad sa mga EMIs o e-money issuers at iba pang payment platforms na accredited ng Bangko Sentral ng Pilipinas. I-try mo ring i-check ang suggested retail price o SRP ng iyong natitipuang produkto sa ibang online shops. At kung masyadong mahal o di kaya masyadong mura ang iyong produkto doon sa ibang online shops na yon, eh aba, kabahan ka na! At kung mapatunay ang budol ng online seller na yan, pwede silang kasuhan na rin sunod sa paglabag sa Consumer Act sa the Philippines, ang Republic's Act No. 7394! Kaso rin ito ng estafa o swindling ayon sa revised Penal Code Article 315 kung saan pwedeng makulong ng hanggang 20 years at magbayad ng danyos kung mapatunayang guilty. Kaya kapag nabiktima ka, i-report na yan! Mamaya! Pero sino yung managsasalta? Ikaw ba yun?
Ha? Dilito ako si Roy. Uy! Bisaya sa dega ko ya. Tabangin taon ko bilin sa ano ko pagbawi sa kong kwarta. In taon ako nito, tinigong kita nawa. Di na siya mo reply. In saan manin ako. Mga kapuso, hinay-hinay po tayo sa pag-add to cart, halalo na ngayon magpapasko. Dili na magpabudol, kay basig ang atuang gihaguan ng kwarta, matiway ra nga, wala damha.